Mananang palataya ni Kristo, siyempre po, tayo ay may kanya-kanyang buhay na pinagdadaanan. Amen? Pero sa anumang buhay na ating pinagdadaanan, andyan ang Diyos laging tumutulong sa atin. Amen? At ako nga po, kuhanin ko na din po itong pagkakataon na ito para pasalamatan ng Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat sa Diyos sapagkat alam niyo po na nakalipas na mga 2 weeks ago, talagang meron mga pangyayari na hindi inaasahan sa buhay namin. Hindi po talaga inaasahan na atakihin yung tatay na ko at siya ay nawala. Nasa kami ng banda ay siya po yung nag-aalaga sa nanay ko, silang dalawa. Pero salamat sa Diyos dahil alam ko ang Diyos ang kumuha sa tatay ko at kapiling na siya ng Diyos ngayon. So mga kapatid, ang sabi nga ng Bible, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sa pagkatyo ng ibig niya. Amen po, yun po yung sabi ng 1 Thessalonica 5:18. At syempre po, napakahalaga talaga po ng ating mga pagbibigay sapagkat sa ating pong pagbibigay, tayo po ay nagliligtas ng maraming kaluluwa. Salamat po sa Kingdom of Jesus Fellowship kasi po sa tahanan po namin, meron po isang USB na pinagawa ko kay Yvonne at nung nabubuhay pa po yung aking tatay at saka yung nanay ko, sila dalawa lang po sa bahay namin. Ang sabi po ng tatay ko doon, memorize na daw po nila yung paulit-ulit na mga preaching ng lingkod ng Diyos. At alam ko na ang tatay ko nga po ay nag-alis ng bisyo ng mga kasalanan niya, nagpaligloob sa Diyos. Kaya siguro kinuha siya na ni Lord kasi para huwag na siyang magkasala pang muli. At kung ano man ang kanyang plano ng Panginoon, bahala na ang Diyos sa kanya at sa amin na natitira pa sa nanay ko. Amen? At ang sabi rin po ng Hebreo 10:23, di po ba kung minsan, sa kalagayan ko, alam mo, minsan mahirap tingnan ang isang may sakit lalo na kung mas malapit sa iyo. Amen? Pero ayaw kong tingnan yung sakit na yun. Gusto kong purihin ang Panginoon sapagkat alam kong dahil ang bagay ang ginagawa ng Diyos sa buhay namin. Amen po? At ano ang sabi ng Hebreo 10:23? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-aalinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen? Tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kaya nga po siguro sa kabila na lahat, siguro baka yung pong mga kamag-anak ko na nakakita sa akin, baka sabihin niya, masaya pa ako. Kasi parang hindi mo makikita sa sarili ko, ganun ka bigat. Noong mga panahon na ang nanay ko ngayon may sakit at ang tatay ko naman ay nakaburol. Diba? At bigla pa ang mga pangyayari sa bata pang edad nila. Pero sabi ng Diyos, magpakatatag. Magpakatatag. At siya ay tapat na nangangako sa atin. Ang sabi, huwag mag-alinlangan. Amen? Alam niyo nung panahon na yun, siya yung magulang ko. So, nung kulang naranasan ang mga bagay na yan, at bilang panganay sa pamilya, ako rin ang nag-decide, pinuno sa pamilya namin. Pero, nung mga panahon na yun, hindi naman kami masasabi ang mga magulang ko na maraming tinagong pera para pang gastos. Pero, ako'y nagpapasalamat talaga sa Lord dahil siya ang gumawa ng kaparaanan para maging maayos ang lahat. Kahit siko, hindi ako ng problema. Kahit sa mga kung ano-ano pang bagay, wala po akong problema kasi po, ipinurubay ng Lord lahat. At sa akin pang pakiramdam ng mga panahon na yun, mas parang tuwang-tuwa pa ako na ibigay pa ang the best ko sa Lord eh. Ibigay pa ang the best ko para sa lingkod ng Diyos sa ating iglesia. Talagang kakaiba yung nararamdaman bilang isang tunay na Kristiyano. Amen po ba? Sapagkat sa kabila ng ating literal na mga nangyayari, pero iba yung ating na joy sa ating puso sapagkat tayo ay may tunay na Diyos at tapat na nangangako sa atin. Amen? Mga kapatid, ang sabi dito sa Hebreo 10:23 ay magpakatapos
suporta. Kailangan po ang patuloy na ibinibigay natin tithes and offering at syempre po yung ating first fruits. Aaminin ko po sa inyo mga kapatid, hindi pa ako nakapagbigay ng first fruits. But ito po ay pinag-aandaan na rin ng sarili ko. Hindi ko po pwede hindi bigay ang first fruits para sa Lord sapagat andun lang yung kaligayahan ko na maipaglikod sa Panginoon. Yung ibigay sa Lord ang first fruits, ang tithes and offering, at sa kabilang banda ay magamit din yung buhay ko at buhay ng pamilya ko upang magligtas ng kaluluwa. Amen? Mga kapatid, huwag tayong manghinawa, huwag tayong mag-alinlangan. Totoo, totoo ang nangako sa atin. Marami ang pangako ng Diyos na kung tayo ay magbibigay, tayo rin naman ay bibigyan. Pusnong tahal, siksikidling, umaapaw, walang sukat nila. Walang sukat ni kalalyan. Amen? Mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat may mga ganitong mga salita na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Yung, huwag tayong mag-alinlangan, lalo na nga po yung ating first fruits, na syempre isang buwan po natin ito ang kinita. Amen? Tapos ibibigay natin sa Lord. Huwag tayong mag-alinlangan, ibigay natin para sa Lord yan. Kasi, tapat ang Diyos na nangangako sa atin. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pabayaan. Diba? Ang lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Kaya nga po sa mga hindi pa nangapagbigay ng first fruits, ibigay na po natin, hindi ba po huli ang lahat. Patuloy po tayo sumuporta sa lingkod ng Diyos. Alam niyo po, ang lingkod ng Diyos nakarating doon sa aming lugar. Probinsya po yun sa Candelaria, Quezon. At natutuwa ako dahil tunay na may dakilang bagay ang ginawa ng Diyos nung pagdating doon ng mga lingkod ng Diyos. Marami ang nakarinig ng kanyang salita at marami nagbukas ng kanilang puso't isip at marami ang tumanggap ng kaligtasan. Amen? Kaya patuloy po natin suportahan ang ating iglesia, ang ating mga kapatid na full-time at lalo higit po ang mga lingkod ng Diyos at lalo higit huwag tayong hihinto sa ating pagbibigay na ating the best para sa Lord. Alam mo mga, kung minsan kung titignan natin ang buhay natin, parang manghihina na tayo. Kung titignan lang natin na, pero hindi tayo nanghihina sapagkat tunay ang Diyos na kasama natin. Sapagkat tunay ang Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Amen? Kaya nga mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating buhay. Tulad ko, patuloy tayo umasa lamang sa Panginoon at huwag tayong mag-alinlangan. Ang lahat ay ipagkakaloob niya sa atin. Amen po ba? Tayo po ay magbigay ng the best sa Lord. Yes, para sa Lord, tayo po ay lumukod po biki, tayo po ay manalangin. Nakita Diyos na makamangyarihan, maraming maraming salamat po Diyos sa iyong mga salita na patuloy na nagpapalakas sa aming puso't isip, Panginoon, sa aming spiritual, na huwag kaming mawawalan, Panginoon, ng pag-asa, magpakatatag, at huwag mag-aalinlangan, lalo na nga po, O Diyos, sa pagsunod sa iyo, sa pagsunod, lalo higit sa aming pagbibigay dahil ng Diyos, ng aming mga buhay, ng aming tithes and offering, anong bagay ang hinihingi mo, O Diyos, sa amin, ay huwag kaming mag-aalinlangan na ibigay ito sa iyo, dahil ng Diyos. Kaya nga po, Ama, maraming maraming salamat, O Diyos, sa hapon na ito na ibinigay po namin ang aming tithes and offering, ang aming first fruits, Lord. Maging kalupuran niya po ito sa iyong harapan, O Diyos. At patuloy mo nga po, Diyos, na pagpalain ng bawat isa. Anuman nga po, Panginoon, ang mga trabaho, negosyo, patuloy mo pagyamanin ito, O Diyos. At maibalik lamang, O Diyos, ang lahat ng pabuhay at pasasalamat sa taming pangalan mo lamang, O Diyos. Ito po ang aming isang magdalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.